Hey, Boker to. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome again to the topic for today. Ang ating pong topic ngayon ay no one is righteous, spiritually righteous. So we need Jesus Christ for our salvation. Ang context po nito, mayroon pong iba nagsasabi na mayroon pong mga tao na righteous o mayroong ibang nagsabi na kaya nating abutin ang katuwiran or righteousness na to. Pero ang sabi ng Bible, no one is righteous, spiritually righteous. Kasi mayroon pong mga sinasabi din ng Bible na may mga tao na dinescribe na righteous. So yun pong pag-usapan natin. Ang pinaka-konteksto talaga dito ay nagsulat si Paul sa taga-Romans para masabi na lahat tayo ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan at under judgment tayo, guilty tayo before God. At kailangan natin ng salvation at ang salvation na yan ay makukuha natin sa pamamagitan ni Jesus Christ na siya nagbibigay sa atin ng righteousness. At the same time, siya ang kumuha sa atin, siya ang kumuha ng punishment ng ating makasalanan. No? So, ang ating pong gagamitin na verses sa umagang ito ay matatagpuan sa Romans chapter 3 verses 9 to 26. Pero ang babasahin lang po natin ay yung Romans 3, 9 to 20 lang po para makita po natin kaagad na wala pong tao na matuwid sa paningin ng Diyos. So, again, let us open our Bible sa Romans 3 chapter 9, Romans chapter 3 verse 9. At ang nakasulat po dito sa aking New King James Version, English Version, ay mayroon kasing mga subtitle ang mga Bible para makita natin yung ano yung topic niya. So, ang naka-subtitle dito, all have sinned, lahat ay nagkasala. Sabi sa verse 9, what then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Their truth is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Verse 19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Verse 21. But now the righteousness of God, apart from the law, is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God has passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Let us pray. Panginoong Diyos, kami ay muling nagpapasalamat sa araw na to na binigay mo sa amin ang pagkakataon na makarinig ng masalita. Bless mo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag ng masalita. Bigyan mo ako ng talino na maintindihan ng mga tao makikinig nito, Lord.
Alam po namin, Lord, na ang Spirit po talaga ang nagbigay ng intindi sa bawat isa. Buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan sa mga makikinig ngayong present ng FB Live at sa mga susunod na viewings nitong video na to upang mabuksan din po ang aming puso't isipan na maintindihan ang iyong mensahe sa mga ito. Salamat muli at dalangin namin ito in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Ang ating pong bibigyan ng diin sa umagang ito ay mayroon ba talagang righteous na person at mayroon ba talagang nakakaabot ng righteousness na nire-required ng God? Kasi marami pong ibang mga worldviews na sinasabing mayroon pong righteous people, no? At sabi nga, kaya nga binigay yung law upang masunod natin at upang tayo maging righteous at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So titingnan natin ang biblical perspective. Titingnan natin ang mga biblical views nito. Kasi ang pag-aaral po ng ating salvation na way or ang ating pananaw kung paano tayo maligtas ay dapat buong konteksto, buong Bible, hindi lang tayo pipili ng mga ilang verses. So sabi dito sa ating binasa ay, what then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Ang point ni Paul dito ay sumulat siya sa Roma upang ipapakita na all people, both Jews and Greeks or Gentiles, are all sinners. Kasi ang mga Jews po ay akala nila sila lang ang matuwid. Akala nila mga Gentiles ay panggatong sa impyerno yan at sila lang matuwid, no? So sabi ni Paul, are we better than they? Are Jews better? Kasi si Paul ay Jew yan eh. Are the Jews better than the Gentiles? Sabi ni Paul, no. Lahat tayo, Jews and Greeks, kasi sa kanila ang Gentiles ay nire-represent ng Greeks. Kasi karamihan pa naman sa kanila doon ay Greeks. Pero ngayon, ang Gentiles ay covered na lahat ng not all Jews. Lahat ng nationality of all the world, cover na po ng Gentiles. So, pag sinabi mong Jews, yung mga lahi ni Abraham, lahi ni Jacob o Israel, at ang hindi po lahi ni Israel ay mga Gentiles, no? So, kung titingnan natin ang Bible, sabi ni Paul, as it is written, he is referring to the Old Testament or the Tanakh. Yung Tanakh kasi is Torah, Nibidim and Kitubim, yung parang the law, the writings of the prophets and the other writings, no? So, sabi ni ng Bible, according to Paul, according to the Bible, there is none righteous, no, not one. So, malinaw na malinaw, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. So, wala pong nakakaintindi spiritually. Kasi, marami pong mga piloso na mayroon pong mga righteous, no? At mamaya, babanggitin natin yung mga sinasabi din ng Bible na mga righteous person, pero i-contextualize natin anong ibig sabihin ng righteous person doon. Tatapusin ko lang po ito, sabi dito sa verse 12, they have all turned aside, they have together become unprofitable, there is none who does good, no, not one. Tapos dinescribe niya yung parang ang lalamunan ay para mga open tomb, with their tongues, they have practiced deceit. Lahat na mga kinanggagawa ay madudumi. Yun ang point ni Paul dito. Ngayon, marami pong mayroon pong mga nagtuturo na pag may mapakita ba ako sa inyo na verse na mayroong righteous na tao ay mali nakapanalo na ako. Huh? Ganun ang mga konteksto ng mga debate. Siyempre, mayroon din mga tao na sinabing righteous sila. Pero titingnan natin ang konteksto nun. Ang konteksto nun ay they are righteous relatively we compare to their generations or to their kasama doon sa kanilang grupo. Halimbawa po si Noah. Si Noah ay preacher po yan of righteousness. Si Noah ay siyang inatasan ng God na gumawa ng ark upang mailigtas po ang mga may remnant, ang remnant ng tao ng Israel upang magpapatuloy. No? Kasi alam po natin ang kwento ng Noah's Ark, 8 lang po ang naligtas doon. So si Noah ay
sinabing righteous yan si Noah in his generation. Pero kung contextually sa spiritually speaking, si Noah ay hindi siya righteous sa standard ng God. Kasi si Noah, nung nakalabas na sila doon sa ark at nagtanim na siya ng mga grapes at mga ginawa niyang wine, siya po ay nalasing at nag-pass out talaga, nalasing at nakahubad. Kaya nga, yun ay parang nagiging natitisod yung mga tao doon ng anak ng lalaki. Sa kanila, bawal kasi tumingin ang anak sa naked na tatay nila. So, nagiging embarrassment yan si Noah sa kanyang mga anak. So, with that respect, although dinescribe si Noah na righteous, righteous siya sa kanyang mga kasamahan. But, nagkasala si Noah na siya po ay nalasing at naging embarrassment sa kanyang mga anak kasi kinumutan pa nga siya ng kanyang anak no? Para hindi nila makita. Nagkasala, nagiging embarrassment sila. So, with that, Noah is righteous sa kanyang mga generation but he is not righteous in the standard of God. Kasi sabi nga dito sa ating Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa New Testament, mayroong isang mag-asawa na si Elizabeth, saka si Zacharias, saka si Elizabeth. Sila yung sinabihan na si Zacharias kasi ay Christian high priest yan, na pumunta siya doon sa temple upang maggawa ng isang ceremony doon. At nireveal sa kanya na magkakaanak siya. So ang sabi doon sa Bible sa Luke chapter 1, by the way, yung sa kay Noah ay sa Genesis chapter 6 yan, no? Chapter 6 at verse 9, no? Chapter 6 verse 9, yung Noah is righteous. Si Elizabeth din ay dineclare din niya na righteous, Zacharias, sila ay righteous sila sa Luke chapter 1 verse 6. Pero ang referring doon, they are only righteous sa kanilang kasamahan. But sa standard ng God, they will not be considered righteous because si Zacharias nga ay nung sinabihan siya ng angel na si Gabriel na magkakaanak ka, si Elizabeth na yung asawa na baog ay magkakaanak at ang anak nila nga ay si John the Baptist, yung parang ginamit ng Panginoon upang linisin ang daan ng ating Panginoong Jesus, no? So si Zacharias po ay tumawa sa angel. At sabi ng angel, because you have no faith in God or in me, ay magiging mute ka, hindi ka makakapagsalita. At alam po natin ang kwento ni Zacharias, nung lumabas siya, hindi na siya makapagsalita hanggang ipinanganak si John the Baptist. So, alam po natin na without faith, it is impossible to please God. And without faith, it is a sin. Kung mawalan ka ng faith sa God, sin ka agad yan. So, si Elizabeth at saka si Zacharias, they all sin. Tao lang yan sila. Nagkakasala sila. Meron pang isang kwento, si Cornelius. Si Cornelius ay isang Gentile yan siya. Doon sa Romans 13, doon ang parang first na pinroclaim ang gospel sa mga Gentiles. At inutusan si Peter na pumunta doon. Ang pagka-describe ko kay Cornelius ay ano siya, parang religyoso, matuwid siya, at marami siyang tinulungan. Righteous siya sa kanyang kapanahonan. Pero, nagkasala pa rin siya kasi kailangan pa rin niya ang gospel ng salvation na si Jesus Christ lamang ang talagang tunay na righteous sa ating paningin, sa paningin ng Diyos, at siya lamang ang makakapasa sa standard ng God. So, kung titingnan natin, mayroon ba talagang righteous? Mayroon ba talagang righteous? Sabi ng Bible, there is none righteous, no, not one. In the spiritual speaking, no? Spiritual na perspective. Kasi maraming pong pilosopo na hindi po nakakagawa ang mga tao ng kabutihan. Nakakagawa po ang tao ng mga kabutihan. In fact, marami pong mga hindi Christian na nakakagawa ng kabutihan. Philanthropist sila, nagbibigay sila ng mga iba't tulong. Marami silang ginawa, nagpapatayo sila ng mga hospitals, etc., etc. They can do good things na righteous sa paningin ng mga tao. But sa paningin ng Diyos, not righteous. Sabi nga dito sa Isaiah 64 verse 6,
Sabi sa Isaiah 64 verse 6. No one is righteous, not one. Your righteousness is filled with rags. Sabi dito sa Isaiah 64 verse 6. But we are all like an unclean thing, maruming basahan, hindi malinis na basa, na bagay. And all our righteousness are like filthy rags. Ang lahat daw ng ating kabutihan ay parang maduming basahan. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. And there is no one who calls on your name, who stirs himself up to the hold of you, for you have hidden your face from us and have consumed us because of our iniquities. Unless na magpapakita ang God sa atin at mapagawa niya tayong mabuti, we are all unrighteous sa paningin ng God. So, dito po ay, ang tabi dito naman ay, ang konteksto naman, okay, wala pong righteous spiritually. Pero mayroon pong makakaating ng righteousness. Titingnan po natin dyan, mayroon ba talagang makaka-attain ng righteousness? Unang-una po, kailangan natin ma-define kung ano yung righteousness na kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos na righteousness ay perfect righteousness. Walang isang kasalanan. Kasi nirefer ngayon doon sa mga ino-offer na tupa, lamb na walang bahid na dumi or blemish, no? So, yun ang requirements ng God. Sabi dito, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So sabi ng ni Paul sa kanyang tinuro sa taga-Roma na parang kung ano sinabi ng batas, ay yun ang masusunod, no? Ang konteksto dito ay kung alam mo yung batas, makikita mo na hindi ka nakakasunod doon. Marami nagsasabi, bakit binigay ng Diyos ang batas? Hindi pala masusunod ng batas. Bakit ibinigay ng Diyos ang batas? Mayroon marami pong purpose ang batas. Ang batas po ay sabi dito, to explain na that we are all sinners, no? Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in the sight, for by the law is the knowledge of sin. God gave the law so that we will know the knowledge na tayo yung makasalanan. That is one of the purposes of the law na mapapakita na tayo ay makasalanan at hindi makaabot sa standard ng God. Sabi nga ni Jesus Christ doon sa kanyang sermon sa Mount, no? The Sermon of the Mount. Ang sabi niya dito, sa chapter 5 ng Matthew, mapapakita natin na sinabi ni Jesus Christ, parang he illustrate the law, that ang iyong pagkakilala sa law ay mali, no? Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5 verse 21, you have heard that it was said to those of old. Yung ibig sabihin na sinulat doon sa inyo, sinabi ng mga ninuno, no, you shall not murder. Huwag kang pumatay. And whoever murders will be in danger of judgment. Ang ibig sabihin to, judgment na mapapunta ka sa impyerno or hell or fire. But sinabi ni Jesus, but I say to you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of the hell of fire. Sabi ni Jesus Christ, you have heard it was said to those of the old. Akala nyo lang, ganito lang yung ibig sabihin ng you shall not murder. Akala nyo lang, huwag lang kayong pumatay. Pero sabi ni Jesus Christ, mas malalim ang meaning niyan. Kung ikaw ay magagalit, no, sa iyong kapatid, without a cause, you shall be in danger of judgment. When you say to your brother, Raka, or fool, you will be in danger of hell or fire. So, pinakita ni Jesus dito na it is impossible na magawa niyo to. Sabi niya, you have heard that it was said sa 27, you have heard that it was said
to those of old, you shall not commit adultery. Sabi, huwag kayong mag-commit ng adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. So, sabi nga ni Jesus Christ dito sa 5:20, dapat ganong kataas ang righteousness unless your righteousness surpasses the righteousness of the Pharisees and scribes. You cannot really satisfy God. Ang point dito ay hindi kaya ng taong nalalaman ba ng tao ang law, ang batas? Di ba ang batas ay ibinigay lamang sa mga Hudyo? Siyempre, alam po natin, ang batas ay ibinigay sa kay Moses yan, para ibigay sa mga Hudyo for many purposes. One is to parang ibakuran sila na hindi sila makapunta doon sa kabilang mga villages or mga tribes para hindi sila ma-adulterate, no? At ma-protectionan kasi doon lalabas sa kanila si Jesus Christ na Messiah. Kailangan protectionan yung lahi na yan, no? Pangalawa, ipapakita na tayong makasalanan. Pinapakita doon at pinapakita din yung pointer. Ang isang point doon is pinapoint na you need salvation not by following the law but by offering a sacrifice. And that sacrifice is pointing to the sacrifice that will be made by God through Jesus Christ, na si Jesus Christ ang inalay sa atin. Ngayon, ang question, sa Gentiles ba ipinapakita din ang law? Ang sabi dito sa paano po na papunta ang batas sa mga Gentiles? Kasi sabi nga, makikita nyo na you will be judged by the law, no? Makikita nyo na parang ano kayo, na kayo ay may batas din, no? Sabi dito sa verse 14 ng chapter 2 ng Romans, for when Gentiles who do not have the law, kasi wala man naman ng law sa Gentiles na written law, the written law, by nature do the things in the law. So, yun pala ang law, ipinroclaim o binigay sa mga Jews through written, yung oracle at sinulat yan, no? Written. Pero sa mga Gentiles, they are by nature do the things in the law. This, although not having the law, are a law to themselves, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves, their thoughts accusing or else excusing them in the day that in God will judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Sa mga tao pala na hindi nakakabasa ng written law, yung Torah, katulad ng mga binabasa ng mga Jews, ang batas pala ay sinulat ng God sa ating mga puso. And it can be activated by our conscience. Sabi nga dito, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thought, accusing or excusing them. So pag nag-trigger yung conscience ng tao na hindi nakakabasa ng salita ng Diyos, alam niyang siya ay nagkasala o hindi siya nagkasala. Pero ang lahat ng tao po ay nagkasala. Sabi nga dito sa verse 18 ng chapter 1 ng Romans, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who suppress the truth in righteousness. So kung babalikan po natin dito, wala pong matuwid, mga kapatid. Wala pong matuwid sa paningin ng God. Kaya nga, sabi dito sa 20, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Sabi nga doon, for the deeds of the law, yung pagsunod sa batas, wala pong tao na ma-justified. Ang ibig pong sabihin ng justified ay, no one will be declared righteous. No one will be declared righteous in the sight of God. Ang purpose lang po ng law is, for by the law is the knowledge of sin. Malalaman lang natin, by the law, ng purpose pa lang dito, main purpose pa lang ng law is i-broadcast o ipakita sa atin na tayo ay makasalanan. Sabi nga, for all have sinned and fall short of the glory of God. So I hope this time na-establish na po natin na no one is righteous. No, not one. No one is righteous, no. For all have sinned
and fall short of the glory of God. Ngayon kung nakabaon na yan sa nakadikdik na yan sa ating mga isipan na no one is righteous, all of us will go to hell if our situation will be the same. Kaya nga binigay ng God ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ to fulfill the laws and to become the righteousness for us. Sabi dito, but now the righteousness of God apart from the law, hiwalay sa law, is revealed, kasi we cannot get the righteousness that can satisfy the requirement of the God in the law. Kaya nga, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Ito palang righteousness na to. Ay alam na na witness ito ng law and prophets, ibig sabihin by the Torah and the writings of the prophets, meaning the Tanakh or the Old Testament. Yan ang medyo nakatago lang, pero na-proclaim na yan, witness na yan by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So ang righteousness of God pala makukuha natin through faith in Jesus Christ to all and all who believe. So importante po yung to believe, for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Being justified freely by His grace, we are declared righteous freely by the grace of God through the redemption that is in Christ Jesus. No? So, ang ibig sabihin nito, tayo ay niredeem, tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng ating paniniwala kay Jesus Christ. Mga kapatid, ang purpose po ng sermon na to ay mapakita na no one is righteous, spiritually righteous. So, we need the grace of God. We need Jesus Christ for our salvation. Kaya nga, paulit-ulit nating sinasabi na si Jesus Christ lamang ang ating salvation. Sabi nga ni Paul, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Wala akong ibang tinuturo sa inyo, kundi si Jesus Cristo na napako doon sa cross. Because the gospel is about the work and person of Jesus Christ, na si Jesus Christ namatay para sa ating mga kasalanan. Doon sa krus, binayaran niya ang mga kasalanan ng mga maniniwala sa kanya. At the same time, siya ang nag-fulfill sa law. Kasi sabi nga niya doon sa Matthew 5:17, I did not come to destroy the law and the prophets. Ibig sabihin, I did not come to destroy ang anong nakasulat doon sa Torah and the writings of the Nibidim or the prophet, but to fulfill it. Bakit niya kailangang i-fulfill yan? Para makuha niya ang righteousness na nire-require ng God. Yun ang kanyang mission dito. Makuha niya ang righteousness na nire-require ng God. Ang ano po dyan ay passive, active obedience yan. Dalawa po ang obedience ni Jesus Christ. Passive, yung namatay siya ng sa cross, at saka active obedience to fulfill all the law. Ngayon, mapapakita natin, dalawa lang po ang tayong mapapuntahan, no? Minsan kasi ito pa ay parang meron po mga tao na akala nila sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod ng batas. We are not against the law, no? Kasi ang isang extreme doon, ang mga tao ay magiging legalistic. They will think that they can be saved by their works. Although sinabi na meron ding faith, no? Siyempre hindi natin dinidiscourage yung faith. Pero ang gusto ng Panginoon, na pag tayo po ay ina-acknowledge natin yung ating kaligtasan, it is only by the grace of God through our faith in the Lord Jesus Christ. Salvation is of the Lord. Lahat ng glory ng ating kaligtasan ay dapat nating ibigay sa Panginoon. Wala tayong contribution ng ating kasalanan. Ang isang extreme naman, ang isa naman ay sabi, okay, wala palang naliligtas sa pagsunod ng batas. Hindi na ako susunod ng batas. Yun po ay parang mga extremes na yan. Kasi alam po natin, ang salvation po natin ay mayroon dalawang components yan. Tatlong components pa nga, pero in-emphasize ko yung dalawang components. The justification, we're declared righteous. And the sanctification, we are transformed from glory to the image of Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng justification, inayos yung ating mga record system. Yung ating mga kasalanan, binura, tinapon na doon sa sea of forgetfulness at hindi na naaalala ng God yan.
At ang ating righteousness na unfiltered rags ay pinalitan ng righteousness of Jesus Christ. So ang records natin sa heavenly judiciary system, we are now clean, we have no sin, as if we live the life of Jesus Christ. As if God will see us as if we live the life of Jesus Christ, because God will see the righteousness in us. Sabi nga, Jesus Christ became sin for us. Siya ang kumuha sa akin. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, for God made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. God treated Jesus Christ na walang kasalanan, na makasalanan, kasi siya ang nagbayad sa ating makasalanan. Bakit siya pina-treated or parang tinreat ng God na makasalanan? Because of the sins of those who believed in Him. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, lahat ng mga kasalanan mo, past, present, and future, inilagay na sa balikat ni Jesus Christ at siya ang nagbayad doon. At yung righteousness mo na hindi nakakapasa sa standard ng God, pinalitan na ng righteousness of God. If you believe in Him. Ngayon, mayroon pang isang component yan na hindi masyadong pini-emphasize sa mga katuruan. We are regenerated. Kailangan malaman natin na tayo ay regenerate tayo. At ang ating nature ay nabago na. Sabi nga 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation or creature. All things have passed away. Behold, look at it. All things have become new. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Lahat ng mga bagay na luma, pass away. And you have become new. No? Behold, all things have become new. Ngayon, hindi po ibig sabihin na pag nagkristyano na tayo ay hindi na natin tinitingnan ang law. Ang law po ay nature ng God yan. Kung tayo po ang nature natin ay nabago tayo, we are being transformed from glory to the image of God. Ang ating nature ay magiging love natin yung law. So we will not abandon the law. Although we are above the law, ibig sabihin ng above the law, we cannot anymore experience the penalty of our sin. Ibig sabihin, binayaran na yan ni Jesus Christ, yung penalty of our sins. Hindi na tayo mapapunta sa impyerno. Ang ano na lang natin, dapat makatakas tayo. Kasi ang ating point dito ay, we are saved from the penalty of sin, which is staying in hell, and should be staying in heaven. We are saved from the power of sin. Dapat maniwala tayo na we are also regenerated or being sanctified. Sanctified tayo. Niniwalay and transformed from glory to glory. No? And eventually, yung last component ay bibigyan tayo ng glorified body. Mga kapatid, ang purpose dito ay we are all sinners. No one is righteous. Dapat maintindihan natin na hindi tayo makakapasa regardless kung anong maske ang gagawin natin, we cannot be saved. Only Jesus Christ and what He did on the cross, what He did during His incarnation here on earth, ay siya po ay yun ang makakaligtas natin. Dalawa lang po ang mapupuntahan natin. It's either your Jesus Christ will be your Savior or Jesus Christ will be your judge. Kasi sa second coming ni Jesus Christ, He will judge those who would not believe in Him. So, nasa atin na po yan. Meron po tayong human responsibility. Although sinasabi natin palagi, salvation is all of God. Ang glory ay mapapunta sa God. But we have human responsibility to repent from our sins. Believe and repent. Kailangan natin sumunod. Kailangan natin, although hindi yan na nakakapaligtas sa atin, pero by nature, we should be lovers of the law. We should be lovers of the law. So again, mga kapatid, no one is righteous. No, not one. No one is righteous spiritually. Mayroon pong mga righteous na physically. But no one is righteous in the sight of God. Walang nakakapasa sa standard ng God. You need Jesus Christ as your salvation. So you have to believe. You have to trust. Trust talaga na maski anong mangyari, pagdating doon, sabihin mo, bakit ako nakakapasa? Not because I am not a sinner, but because my sins were paid by the blood of Jesus Christ.
lahat po ay kay Jesus Christ yan. My righteous, I am not righteous, but the righteousness of Jesus Christ was imputed to me. At lahat po yan ay sa tingin ng God, galing yan kay Jesus Christ. So believe on the Lord Jesus Christ, trust in Him, and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakapag-share ng gospel sa mga tao. And I hope, Lord, ng gospel na to, regardless kung sino mang makarinig nito, Lord, siya ay napakasamang tao, wala nang pag-asa sa mundong ito, desperate, wala siyang magagawa. At alam po namin, Lord, na ikaw lamang ang nagbibigay sa kanya ng kaalaman na talagang maliligtas mo siya kung siya ay maniniwala sa iyo. Patuloy na ang pinapanalangin, Lord, na bigyan mo kami ng pribileyo na makarinig talaga ng iyong masalita at maniwala upang kami, Lord, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-pray ko po, Lord, ang mga kaibigan ko, mga classmate, mga kaibigan, mga kamag-anak na magkikinig dito, Lord. Lord, ikaw po, Lord, ang magbigay ng awa na kami, Lord, na hindi magdidepende sa aming reliyon, di kami magdidepende sa aming sariling kakayahan, di kami magdidepende sa aming righteousness, o kami ay maging matuwid, kasi ang sinabi ng Bible, once we believe, we are transferred from death to life. Instantaneous po ang kaligtasan, hindi po yan kami ay dadaan pa ng iba't ibang mga taon o millions of taon upang kami ay mapa-righteous sa iyo, Lord. All you have to do is believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved. Salamat muli, Lord, sa iyong anak na ibinigay sa amin upang kami, Lord, ay magkaroon ng salvation. To Lord, I am dalangin in Jesus Christ, our Lord. Amen. God bless you.